Hey guys, welcome back once again sa Danang TV. Salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. At sa mga bagong manonood, sana po ay ma-enjoy nyo ang ating video. At sana po ay tuloy-tuloy po natin suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-subscribe. Huwag din kakalimutan pindutin. Yes, pindutin ang bell icon para updated ka sa mga susunod kong video. Pero bago natin simulan natin video, play muna natin ang ating intro. So guys, bago tayo magsimula sa ating video, nais ko lang samantala ng pagkakataong ito para i-promote ang mga channel ng ating mga kaibigan at sisimula natin yan kay Garahe PH. Tara, silipin natin ang channel ni Garahe PH. Subaybayan ang kanyang vlog at siguradong marami kang mapupulot na technique sa kanyang videos tungkol sa pag-aalaga at pagkondisyon ng mga kalapating pangkarera man o fancy. Huwag kang lalampas, gumarahin na sa Garahe PH at sisilipin natin ang kanyang video. I-discuss ko sa inyo yung kung ano ba yung purpose ng quarantine area sa atin. So nandito tayo mga kahabi, ito yung quarantine area natin. So kung mapapansin nyo, walang laman yan kasi nailipat na natin yung mga ibon natin. So dun sa kabila, doon sa may area doon. Magpapaiwan ba ang ating idol na si Christian Racing Lop bagamat bagong YouTuber lang, ay di naman matatawaran ang galing sa pag-aalaga at pag-share ng kanyang nalalaman sa larangan ng pag-iibon. May race ka? Kay Christian Racing Lop, manood at may matututunan ka. Siyempre, sisilipan din natin si paring idol. So, ito kalapatid, bali isang tableta, kada isang hinakay. So, lalagyan natin ng isa para maging malakas yung mga buto-buto niya habang lumalaki. So, isusubo nyo lang po. Yan po. Nakita naman natin, malaki at masigla ang kalapati ng ating idol. Kung kailangan mo ng kaibigan at mapagtatanungan ay may panyero kang maaasahan, alaga ka sa alagang panyero. Marami siyang video na tiyak mapapakinabangan mo sa pag-iibon. Kung may sakit ang kalapati mo at payo ang hanap mo, huwag na magtanong kung kani-kanino. Alam mo na kung sino mag-alaga sa iyo, alaga ka sa alagang magaling din ni alagang panyero. At narito ang kanyang video, sisilipin din natin yan. Panyero. So pag nag-parish na sila mga panyero, 3 days ko silang susubuan ng breed tonic. Nang sa ganon, para yung nakasigurado ko na may similyang itlog nila, diba? Para ano na rin to, mga panyero, matibay ang itlog nila at healthy yung magiging young bird natin. Out muna tayo sa Kalapati Channel. In love o broken-hearted ka? Gustong makinig ng mga awitin? Halika tara na, makinig manood ng kanta. Bata pa pero sa talento ay nag-uumapaw na. I-search na ang Yet Merce. Sa kanyang awitin ay ma-relax ka at ito ang kanyang pasampol. Kung di rin tayo sauli, aawatin ang sarili na makita. Ayan guys, mga kaibigan natin yung mga yan, suportahan po natin sana sila at huwag na huwag nyo rin pong kalimutan suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-subscribe. So bago ko po makalimutan, ihahabol ko lang po ang isang channel ng ating kaibigan. Napakabait po nitong taong to, suportahan din po natin siya. Kung trip nyo ang travel and food ng mga videos, bisitahin ang YouTube channel nila Memoir. Napakabait pong tao niyan. Madaling lapitan, mahirap hanapin. So ayan guys, kung gusto nyo ng ganitong klaseng pabati or shout out, mag-comment lang po kayo at sa susunod yung video, isasama ko po kayo sa aking promotion. Hello guys, ayan, nagpe-prepare na tayo ng mga pagkain ng mga ibon natin bukas.
So ayan, tubig, nilagyan ko na siya ng electrolytes para bukas ready na lahat. Hindi na ako magkukumahog para sa paggawa ng mga to. So ayan, since maagang pasok ko bukas, kaya prepare ko na nga ngayon itong pagkain nila. Tinakalan ko na rin sila, so para sa 7 ibon yan. At nilagyan ko na rin itong red cell. So ayan, ready na lang sila bukas. Mahirap kasi kung bukas pa ako magmamadali. So alas 6 pa ang alis ko rito sa bahay, kaya ngayon pa lang nagre-ready na talaga ako. So pati itong gamot ng isa kong ibon, ihahanda ko na rin. So may hala kasi yung isa kong kak, kaya ayan, pinapainom ko siya ng Amtil. So pantritis na niya umiinom ngayon, and hopefully kumaling na at mawala na yung halak niya para hindi na rin siya makahawa na iba. So ayan, nakabukod na siya ngayon. So gagawin ko sana siyang breeder, kaso meron pa siyang halak. So pagalingin ko lang muna bago ko siya isa lang. So ayan guys, bukas bibigay na lang natin to. One eternity later. Hey guys, 5 AM na. So ginisingan natin na maaga itong ipagpapainom ng gamot, dahil mamayang 6 papasok na ako. So 1 hour daw bago pakainin. So alas 5 gumising na ako para alas 6 mapakain ko na siya. So kung busy ang schedule nyo guys, mag-a-adjust din tayo para maasikaso natin yung mga ibon natin. So eto, pang-apat na araw na niyang inuman, and hopefully kumaling na to. So ito ang foundation bird ko, Uncle Cha. So nabili ko lang to sa aking kapitbahay na nagkakalapati rin. So bali isa ito sa mga breeder niya. Yung mga anak nito nakauwi na rin galing sa malalayong karera. So hopefully mapagaling natin at makapagpalahi din tayo sa ibon na ito. So abangan natin yan sa mga susunod na video guys. 2 hours later. So guys, yan ay ating breeder. So dati pinagsama ko na yan, pero na-discover ko na mali pala yung ginawa ko. Kasi yung una kong dalawang pares, so pinagsama ko na lang basta, pinurga ko lang, binigyan ko lang ng calcium, kala ko okay na. So hindi ko naisip na pwede silang ma-stress. So kinalabasan, ayun, walang nabuo, nasisiyaw. So yung mga itlog nila laging basa kasi malambot. So ngayon, dadaan tayo sa tamang proseso. Ayan, so sana tama na tong ginagawa ko. And hopefully makapagpa-itlog na ako within this month. At ayun, sana nga makapisa. Okay guys, ito yung pair na sinasabi ko kanina. So ayan, makikita nyo may itlog siya. Pero kung mapapansin nyo guys, yung pugad niya basa. So ayan, malambot yung shell ng itlog niya. So binibigyan ko naman siya ng calcium, tapos vitamins, at saka electrolytes. I don't know kung bakit ganyan ang kinalabasan. So maaaring dahilan nito yung hindi ko tamang pag-pair. So basta ko nalang nilagay kahit na nagsasakitan sila. So siguro stress din yung ibon, so kaya ganyan malambot ang shell niya. So ayan guys, may lesson ako natutunan na hindi dapat gawin sa pagbe-breeding. So ayan. So ayan guys, bago matapos ang video ito, mag-iwan tayo ng breeding tips. So nabasa ko lang din to sa Facebook. Shoutout nga pala sa nag-post nito. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po nito, lalo sa mga baguhan na katulad namin. At i-share ko rin po ito sa mga newbie na katulad ko. So sana makatulong to sa atin para sa magandang breeding ng ating mga ibon. Thank you.